Good morning guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so magandang umaga mga ka-DIY. Ngayong umaga, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis at paano magpalit ng brake shoe at brake drum ng Toyota Rush. Madali lang tong gawin basta meron kayong tools, okay? Para sa DIY na to, kailangan nyo lang syempre nung jack. To. Jack, yung toolbox nyo, breaker bar, tire wrench, rubber mallet, tapos yung cleaner na gagamitin nyo, and then pliers kung magpapalit kayo ng brake shoe. Tapos that's it. So, sobrang dali. Kumbaga, actually, mas madali ito kung ikukumpara dun sa harap. Okay. Unang-unang gagawin, guys, is luluwagan muna yung studs. Which is ito. Gamitan na natin ng extension, yung breaker bar. Para hindi na tayo mahirapan. So, pag magluluwag kayo guys, make sure na nakapasok ng buo yung ulo ng inyong tire wrench. Para hindi nyo rin ma-damage kumbaga yung ulo ng nut. Luwag lang, luwag. Okay. Since brake shoe yung ating lilinisan guys, bago nyo siya i-jack is make sure na i-disengage nyo or ibaba nyo yung handbrake. Ilagay nyo sa first gear pag manual, ilagay nyo sa park pag automatic, lagyan nyo ng kalso yung harap na part ng sasakyan. Okay guys, so nababa ko na yung handbrake, nalagay ko sa first gear, and nalagyan ko ng kalso yung sa harap. So bakit kailangan ibaba yung handbrake? Kasi guys, pag hindi nyo binaba yung handbrake, hindi nyo matatanggal tong brake drum. Kasi yung brake shoe, pagka nakabanat yung handbrake nyo, nakabuka po yan or naka-engage po sa brake drum. So hindi nyo po basta-basta mabubuksan to or maaalis tong brake drum pagka ganon, kasi nga po kumbaga nakalock po yan sa brake shoe. Okay, i-jack natin guys. Ang gagawin natin is itapat nyo yung mismong jack ninyo. Ako dito ako nagja-jack guys, usually sa suspension. Yan. So, pwedeng sa suspension guys, or pwede rin dito sa differential. Ito, yung bilog na yan. So, abot naman. Okay. So, ganun lang guys. Basta umangat na to. Yan. Basta umangat na yan. Pwede nyo nang alisin yung wheel studs. Or wheel bolt. Yan. O, ganun ang gagawin natin. Lipat ko kayo dito.
Oh, eto guys. Parang yung video natin kahapon, magagamit nyo to as guide. Just in case na magka-trouble kayo, ma-flatan. Meron naman tayong mga yung video paano ma-access yung spare tire. Basta dala nyo yung tire wrench nyo and syempre may jack kayo. Meron naman to yung ating rush. Yung ginamit ko kahapon, yun yung stock na jack ng rush natin. Syempre yung gamit ko ngayon, aftermarket na po yan. Crocodile na jack. Okay guys, tanggal na. Same po yung procedure na gagawin natin. Pag naalis nyo to guys, ilagay nyo sa ilalim ng sasakyan. Yan. Para just in case, kumbaga ito, optional lang. Pag halimbawang wala kayong jack stand, pwede nyong gamitin yan. So, ngayon, ang next step guys is aalisin na yung brake drum. So, kung mapapansin nyo, meron niyang dalawang butas, which is ito, tsaka yung sa kabila. Yung dalawang yan is kung meron kayong bolt na mahaba na pwedeng ishoot dyan para hindi nyo na kailangan na hilahin ng mano-mano to yung brake drum. Kumbaga yun yung tutulak sa brake drum para lumabas. Eh since wala tayo nun guys, magmamano-mano tayo. Oh, susuot ko ulit yung aking gloves na medyo matagal ko na naisuot. Okay. Saglit guys ha. Sana may mag-sponsor sa atin ng gloves. Medyo luma na rin to eh. Ang gagawin nyo lang, gamit yung rubber mallet. Makapit. Okay. Medyo matigas guys. Tatry kong humanap ng bolt para dito. Okay. So, naghalukat ako guys. Nakita ko yung aking box. Sa motor ko pa to. Galing pa sa motor ko. So, hopefully may kumasya dito. Wala. Oh no. Ang laki masyado. Laki. Ito kaya. Ayun. May isa guys. Tignan natin. Baka laki to. Okay. May nakuha akong isa. Pwede na siguro to. Yun. Narinig nyo guys. Okay na. Tatanggalin na natin. Kumbaga natanggal na yung brake drum.
Narinig niyo yung pop. Buti na lang. So, thank you sa nagtatago rin ako ng mga ganito eh. Sa motor. Okay, so at this point, aalisin nyo na lang to, yung brake drum. Very good. Ayan guys, kita nyo ang dumi. So, para mas maintindihan nyo guys, ito yung ating brake shoe. Ito, wheel cylinder kung tawagin. Ito guys yung tumutulak sa brake shoe palabas. Ito, may piston niya na dalawa, yan yung tutulak. Ito naman yung adjuster. So, pagka luminipis ang brake shoe nyo, automatic siyang nag-a-adjust each time na aapakan nyo yung preno. Okay, ito naman yung retainer, yung spring. Ito naman yung, syempre, pagka nag-disengage kayo ng handbrake or bumitaw kayo sa preno, ito naman yung hihila sa kanya para sumara, para mag-disengage sa brake drum. Okay? So, sa pag magpapalit naman kayo guys, etong brake shoe is may lock lang na dalawa. Ito. Okay? Yung dalawang yan, meron niyang asawa na parang ulo sa likod. Ang gagawin nyo, tinutulak lang to guys. Tinutulak lang yan. May spring kasi to eh. Yan, may spring. Itutulak nyo lang. And then, syempre, i-press nyo na lang ng daliri sa likod para hindi lumubog din. Pag-press nyo, iikot nyo lang para itapat yung ulo sa butas na itong lock. Pag natanggal nyo yan, is pwede nyo nang bunutin yung brake shoe. Syempre, alisin nyo yung spring. Ito, yung spring nito, medyo mas mahirap to kumpara dun sa dating kong sasakyan. Kailangan nyo dito ng puller para sa spring. Kumbaga, hinihila yan ng todo para ishoot dito sa butas ng brake shoe. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano linisan. So guys, gagamitin ko is ito, carb cleaner. Parehas lang naman yan. Mas matagal lang tumatuyo kumpara sa yung brake cleaner talaga. Meron ako sa Shopee store na ito guys. Ito rin yung ginamit ko kahapon. So, pag mag-i-spray kayo ng ganito guys, kung meron kayong mask, mas maganda para safe. Kasi yung mga pulbos-pulbos na yan is masama rin po yan sa ating lungs. Okay? So sa kasa, ganito rin po ginagawa. Yan. So ito guys, pwede nyong gawin to pag halimbawang nadaan kayo sa baha, na-stuck yung preno, pwede nyong gawin to, linisan. Tapos every few months, linisan nyo to kasi naitaan nyo naman guys to think. Nag-a-avail ako nung syempre free PMS naman ako sa kasa up to 20,000 kilometers pero naita nyo naman kung gano'n siya dumumi, di ba? Kuha lang kayo ng basahan yung mga natitirang dumi. Ayan, tingnan nyo guys kung gano'n karumi and ayan yung mga tumulo guys, sobrang dumi, di ba? O pupunasan nyo lang yung mga tira-tira, kumbagang kung meron man dyan. And, kita nyo, good as nyo na uli yung ating preno. Yan, pagka halimbawa may nararamdaman kayong maingay, tapos hindi masyadong malakas yung preno,
most probably guys, marumi. Kung hindi marumi, is may problema yung brake system nyo. Diba? It's either may leak, may hangin yung brake system, or kung ano pa mang problem. So, yung brake drum naman ang lilinisan natin. Grabe, oh, sobrang dumi. So, after nyong ma-spray yan, guys, is punasan nyo na lang para mas mabilis, diba? Magandang time na rin to para i-inspect yung inyong brake drum kung may mga damage ba. So, dapat to, pagka hinawakan nyo siya ng kuko, yan, dapat smooth yan. Wala yang parang baku-baku. Very good. Yung iba kasi ginagawa, ini-spray yan to eh, ng ibang kulay. Madalas ko nakikita, pula, dilaw, yan. Pero ako, hindi kasi ako mahilig. Mahilig sa ganyan. So, yan guys, malinis na. Picturean ko muna to for our thumbnail, guys. Ah, eto guys, tuturo ko sa inyo yung sinasabi ko pala kanina. So, eto guys, eto yung bakal na yan, yung puti, dyan nakakabit yung cable ng handbrake. Ayan. Okay? So, pagka naka-engage yan, nakabuka to. Nakabuka parehas yung brake shoe. Nakakapit yan dito. Hindi nyo itong mahihila, guys, pag naka-engage to. Okay? Mahila nyo man, madadamage mo yan. Ayan, guys, no? Tuyo na. Inintay ko lang matuyo yung ating brake shoe at yung brake drum. And sa ngayon, ito yung tuyo na siya. Okay? Ang pagbabalik is the same lang naman. Tatapat nyo lang yung studs sa butas. Voila. Diba? Mas madali siyang ibalik. Siyempre, eto kasi, since naka-differential siya, at nakalapat yung gulong sa kabila, hindi natin maiikot to. Okay? Diskarte dyan, siyempre, dun yung ilagay sa differential yung jack para pag pinaikot nyo to, halimbawa, ito, clockwise, yung kabila is opposite direction. So, make sure lang na kapain to, paikot, yan, para sigurado, guys, na lapat siya. Punasan na rin natin. Yan. Good. Good as new. Ang gagawin na ngayon natin is babalik na natin yung ating mag wheel. Set aside na natin yung ratchet kasi hindi na natin siya kailangan. Kunin nyo lang to. And then, same procedure po. Itatapat nyo lang po yung butas. Like that. And then, lagay kayo ng isa. So, para lang siya malock in place, guys.
para hindi kayo mahirapan habang nilalagay yung iba. So ang gawin nyo, yung kung ano yung katapat niya, doon yung ilagay. So ulitin ko ha. Guys, when working sa brakes, make sure to double check, triple check everything, dahil buhay po ang nakataya dito. Not only you and your passengers, syempre para po din sa ibang commuters around you. So always be safe. Ayan, diba? Mas madali. So kahapon pala, hindi ko na na-videohan. After kong linisan yung brakes is inatras abante ko lang naman siya. Chinek ko kung merong mga ingay na hindi ko, or may mga ingay na wala naman dapat doon. So okay naman, suabe. Tsaka yung preno niya, kumbaga crisp ulit yung pakiramdam. Kumbaga pag-apak mo, ramdam mo na merong brake. Okay. So after yung mahigpitan is ibaba nyo na yung jack para ma-full tight nyo na yung mga lug nuts or wheel stud. Ayan. Okay. Ibaba na natin. Set aside nyo yung jack. Punas nga muna ako ng kamay. Good. At this point, guys, ang gagawin na lang natin is atras abante, check din yung handbrake, and that should do it. That's it for me today, guys. Salamat sa pagsama sa video natin today. Sana meron kayong natutunan, at sana nagustuhan nyo yung video. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo naman po ng like tong video natin. At kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para po ma-update kayo kung meron akong mga bagong upload about sa sasakyan, DIY man, review, travel, or kung ano-ano pa basta car-related, para ma-notify din or ma-update po kayo. At kung kailangan nyo rin po ng parts para sa inyong sasakyan, visit nyo lang po yung aking Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description below. And meron na rin po tayong merchandise na t-shirt, Eat Sleep DIY po para sa aking YouTube channel. Sana po masuportahan ninyo. Again, mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama. See you sa susunod nating video.